sabi niyo po tama sa akin. Baka dapat palalambutin muna natin, ano? Yes, sir. May babadya ng... Ayun. Gini po. Ang bira. Tagal na kasi. Kiti, anong probinsya mo? Parents ko... Hindi kasi ako doon lumaki, sir. Pero sa Ilocos. Ilocos? Abra. Ilang taon na ba kayo? Ngayon? Yung edad mo? Ako, ano na, 47. 47? Hindi, alata. Mukhang 46 and a half ka pa lang eh. 46 and a half. Ito. Si, ano pangalan mo, Tol? Christian po. Oo nga pa. Nagupitan na ako nito si Christian eh. Ilang taon ka na, Christian? 25 po. Butante ka ba? Ah, sige, mag-akon ako ah. Alam mo ba kung sino-sino mga kandidatong presidente ngayon? Ay, isa lang yata ang tinandaan mong kandidato ah. Alimutan mo na. O, sige. Eh, kung ngayon ang eleksyon, sino boboto mo? Hindi, ngayon na nga eleksyon. Bukas, o, sige, sarado na yung presidente bukas. Kung nga rin ngayon na eleksyon, sino boboto mo? Lenny. Oo, oh, Lenny. Bakit? Para mas okay po eh. Bakit mas okay tingin mo? Maliwanag mo naman yung napili mo. Para masulit naman tong nanonood sa'yo, 8,000. Bakit si Lenny ang napili mo kung ngayon na eleksyon? Ayaw mo po sinapapalag maganda yung pinapakita niya. Gaya ng ano yung mga pinapakita niya? Hindi mo yung naano ako dyan. Hindi, ano, si Lenny ang boboto mo? Ayun, may isang boboto na. Maganda laban. Ito, si Indy Des. Sino boboto mo kung ngayon na eleksyon? Siyempre, hindi na pag-iisipan yan. Si BBM tayo. O bakit hindi mo na pag-iisipan? Bakit si BBM? Ibig sabihin, yung kung wala ng dalawang tanungan. Ito si Christian kasi, tagal mag-isip. O bakit si... Maski pa naman panahon ng father niya, si Apolacay Marcos. Oo. Since Ilocano rin kami. Oo. Nakita man namin yung ano eh, mga ginawa niya magaganda eh. Hanggang ina-appreciate pa man namin. Oo. Simula pa sa mga ano ko, mga lolo. Oo. Ah, ganun? Apo. So yung angkan mo pala, sino? Hindi, yan ba? Sa pamilya mo ngayon? Ikaw, asawa mo? Ayan, oo. Oo. BBM yan para. Ah, ganun. Tingin mo magiging mas maayos ang buhay mo pag kay si BBM ang kahit manuari, 'yun ang inaangat natin. Pero siyempre, kung papipiliin ako between sa mga iba pang candidate, talagang wala akong makitang ano eh, kaso na bakit ko pa pahirapan mag-isip sa sarili ko. Eh ito naman yung palagay ko fit na ano na maging presidente sa atin. No, ma din. Ano 'yun? Opinion ko na 'yun ngayon. Tutol man. Wala na sila. Talaga, 'yun naman ang gusto natin, pare-pareho yung may mga opinion tayo at kanya-kanya inirespeto natin. Hindi dahil lang sa marami silang nag-BBM, BBM ka na rin. Oo nga, baka nga ganoon, hindi kaya mataas ang kaya ka. Mas pa nung vice presidential yung tinatakbo niya, talagang siya binoto mo. Oh, ganun na. Talagang mataas ang... Sinunang senator siya. Oo. National yun. Pero governor siya, siyempre. Wala naman ako doon sa... Kung bumoto ka doon, kahit na wala ka doon, flying voter ka. Delikado yun. Sige. Thank you, partner. Tinan mo naman, naumpisahan na agad tayo ng kaumpisa pa lang ng ating gupitan eh. Parang, ayan, pwede bang andito yung, mas matibay? Sige nga, ayusin natin. Habang nagbibidahan tayo, no? Yun, no? Ayos, ha? Papakamis na lang sa inyo yung mga dati yung barbero dyan sa, Casa Cruz. Sa Casa Cruz. Mga taga Casa Cruz. Alam mo. Si Carlo. Oh,
Biro pati so. So, alam na ni Carlo na lumipat na ako dito sa Batcave. Ay, Batcave. Mancave. Oo. Oo. Oh. Ayun, siya. Yeah. Mm. Ayun. O, lahat ng mga barberong mga nanonood sa ating barbero, basta ang kwentuhan natin, totoo ha, hindi kwentong barbero. Oh, basta, Mides, ha, huwag masyadong maikli. Ha. Yung sakto-sakto lang sa kapugian natin. Oh. Yan. Oo, oh, masyadong maikli yung dati. Pero puputulan mo yung patilya ni FPJ na yan. Ha. Oh, ayan, narinig nyo si Nides. Dito pala sa ako na to, 50-50. Huh? Tikise, may botong Lenny, may botong BBM. Oh, kasi, at natutuwa tayo, pare, ikaw nakarehistro ka, no? Christian, pang ilang boto mo na to? Last time, kailan ka nagparehistro? Nakaraan lang po. Anong nakaraan? Ang nakaraan, parang comics, ha? Hindi ka pa nakaka-experience bumoto. Pero saan ka nagparehistro? Dito po sa SM. Sa likod na SM. Ayos. Ayan ha, meron na po tayo. Ito, mga totoong tao to ha. Kasi may mga survey na baka hindi naman totoong account yun eh. Oo, yung mga troll. Oo, hindi yung... Ayan. Ayan o. Mukhang pinagbubutihan ni Nides yung paggugupit sa akin, ah. Magkano ba gupit dito ngayon, Nides? 250 pa rin. 250? Ang bira. Classic yun, classic. Kasi may VIP tinatawag, sir. Ahit. Shampoo. Shampoo. Ayun. Ayos, ah. Basta usapan, pag hindi ko nagusto, walang bayad, ah. Ayos ah. So yung mga kon diyan, yung mga mahaba na buhok diyan, kung kayo ay makaleni, kung kayo ay makaleni, ay pwede rin kayong pumunta rito, ha? Huwag niyo to i-boycott. Andito, huwag kayong mag-alala, andito si Nides. Lalong pagbubutihan ni Nides ang paggupit sa iyo kung makaleni kayo. Dahil gano'n naman tayo, para mabuhay lahat, di ba? O kung kayo na may makabig. Oo, oh, yung gano'n sana. Tapos, si Christian naman, kung kayo makabibm, gugupitan din kayo ni Christian ng maayos. Dahil pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Dahil sa mga customer, dapat katangkilikin natin lahat ng mga fan eh. Mga negosyo eh, di ba? Kung meron din lang tayo pambayad eh. Di ba? Ganun talaga. Nga pala, doon sa mga nanonood sa atin, babanggitin ko lang po sa inyo, ano, na yung nangyayari ngayon sa hanay ng mga taga-administrasyon, medyo kanya na, medyo kakaiba. Alam niyo naman yung naging blind item ni Pangulong Duterte kahapon. Sabi niya, meron daw pong kandidato na nagko-cocaine. Ano? Oh, yun ay sinasabi ko sa inyo. Actually, hindi lang sa administrasyon, pati na sa oposisyon. Ang binabanggit natin, pinakapangit sa lahat na ang paraan ng kampanya ay magsisiraan. Ano? Magsisiraan. Bawa, magkasabi ka ng isang bagay na hindi mo naman mapapatunayan, siraan ang tawag doon. Maliban na lang kung meron kang prueba. Di ba ang binabanggit natin kung nakikinig kayo lagi sa akin? Ang binabanggit natin, magpadalihan na lang yung mga kandidato. Ano ba ang kaya mong gawin para sa bansang ito? Oh. Hindi yung sira ang walang patumangga, no?
Eh, yung banat ni Pangulong Duterte na yun, hindi naman na tayo, actually, hindi naman blind item man dating sa akin nun eh. Kulang na lang, pangalanan niyang Bongbong Marcos yun eh. Oo. At naku, hindi ko lang nasabi sa inyo nung nakaraan eh. As early as, anong araw ba? Yung deadline ng file ng substitution, meron nang nagbanggit sa akin eh na isa sa mga babanggitin ni Pangulong Duterte ay yung tungkol dito sa dahil hindi niya type C BBM eh. Ayan. Ito nga pong issue may kinalaman sa illegal drugs, ano, lalo sa cocaine. Nang natanong po kanina, si Attorney Vic Rodriguez, isa pong yung abogado po ito ni BBM, sabi niya, we don't feel alluded to. Dahil hindi naman kami yan. Saka ang respeto daw nila kay Pangulong Duterte ay hindi nawawala. Pero alam nyo naman, kahapon lamang nung binanggit niya ng Pangulong Duterte, may mga nagse-celebrate na. Alam nyo kung sino ang unang nagse-celebrate? Yung mga supporters ni VP Leni Robredo. Kasi nag-umpisa na ang supposedly ay magkakakampe na magsira-siraan sa isa't isa. Nako po, patay tayong ba? Well, hindi naman isa't isa, no? I stand corrected. Ang tumira lang naman dito, si Pangulong Duterte, ang pinatatamaan si BBM. Kaya sasabihin ko sa inyo, swerte si VP Leni Robredo dahil gumaan ang trabaho niya. Ang pinatarget ni, di ba naalala nyo, ang isa sa mga reason ni VP Leni Robredo kaya sa tatakbo, para daw po mapigil ang pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos. Oh, hindi nila maikakaila yan. Sinabi talaga ni VP Leni Robredo yan. Eh ngayon, pinagaanin nyo ang trabaho ni VP Leni Robredo. Bakit natin sinabi? Eh, sa totoo lang, kung ako si VP Leni Robredo, eh, medyo manunood na lang ako sa isang gilid. Hayaan kong magbabagyong Duterte, meaning si Pangulong Duterte and Senator Bongo on one side at and on the other side itong BBM Sara Duterte. Oh. 'Yun ang sinasabi ko. Kumbaga, hayaan mo silang mag-self-destruct. Hindi natin alam kung ano magiging epekto nitong mga blind item na yan. At maaaring blind item na yan, bukas hindi na blind item yan. Pero isa lang ang masasabi natin, pinagaanin nyo ang buhay ni VP Leni Robredo. Ngayon po, puntahan nyo yung mga social media accounts, mga social media platforms ng mga supporters ni VP Leni Robredo. Alam nyo kung ano topic? Ito, yung blind item ni Pangulong Duterte. Nagse-celebrate sila. At ginagamit nila ngayon yun na launchpad ng banat, lalo na kay BBM. O de, alam nyo na. Alam na this. Kung ganyan yung paraan, ng kampanya natin, ewan ko, bubuti nga kaya ang bayan natin dito. Eh, kanina nga eh, iniisip ko, kung ako sa kampo ni VP Leni Robredo, medyo itatago ko na muna si VP Leni Robredo nito eh, pagpapahingahin ko muna dun sa Nagat, pagbabakasyonin ko muna eh. Kung ako sa kanya, at manunood na lang ako sa banat ni Pangulong Duterte kay BBM. yan ang sinasabi ko sa inyo. Isa pa lang yan, ha? Isa pa lang na bagay yan. Well, una-una,
Kung assuming nga, but of course, sinabi nga nung abogado nitong si BBM na they don't feel alluded to. Pero halimbawa lang ha, kung sagutan ng maayos, kung gusto nilang sumagot, pero tama rin sigurong huwag sumagot. Pero halimbawa, sasagot. Ang tanong, kailan nalaman ng Pangulo na may ganong bagay? O kung alam niya, ano ginawa niya bilang Pangulo ng bansa? Eh, siya ang chief executive ng bansa. Siya ang pangunahing tagapagpatupad ng batas. May nilabag bang batas si BBM? Kung may nilabag siyang batas, ano ginawa ni Pangulong Duterte? O ganun lang yun. Kung pag-uusapan talaga yung merit nung blind item ng blind item na yon, ano? Eh, kunya, kinakapitalize na yan ng mga anti-BBM. At katunayan, meron na nga sila ngayong campaign. Alam mo, Nides, kung ano ang campaign nila? Ang campaign nila ay lahat daw ng mga kandidato sa pagkapangulo ay magpa-drug test, pero hindi drug test na kwan lang, na blood test lang, o kaya iihi ka lang. Hindi ganun. Ang gusto nila, ang drug test sa buhok. Sa buhok. Kasi sa buhok pala ng tao, kapag ka ikaw ay nag-chinet yung buhok ng tao, malalaman kung ikaw ay nagmamarihuana, kung ikaw ng gaano katagal. Ano? Oo, kaya matindi yung pa. Kaya kita nyo, nagkaroon tuloy ng issue yung mga malilikot ang isip. But of course, wala naman pong batas na nagre-require doon sa drug test. Kaya lang, yun nga eh. Ewan ko, bahala sila sa buhay nila. Malalaki na sila. But again, ulitin natin, ang Pangulong Rodrigo Duterte, eh malaki na. Alam na niya ginagawa niya. At kung happy siya sa ginagawa niya, wow. Hindi ba? Tapos sa party naman nila VP Lenny Robredo, ako, yun ang suggestion ko sa inyo ha. Suggestion ko sa inyo, wag masyadong sumali, pero manood lang, hayaan nyo magbalatan yung kalaban nyo. At sa bandang huli, sabi nyo nga eh, si Mrs. Lenny Robredo ang last man standing kahit siya isang babae. Ayan, yan ang pinag-uusapan natin. Huwag nang ganoon. Ikaw, huwag nang ganoon ang usapan. Halimbawa, pagka tinitira niyo si VP Lenny Robredo sa Lugaw, eh, ewan ko, anong issue nun? Kumbaga, hindi siya magandang paksa ng usapan. Mag-usap na lang tungkol sa halimbawa, ano, may binabanggit nung isang araw, pinapanood ko yung statement ni VP Lenny Robredo kung ano gagawin niya para sa infrastructure. O, meron siyang plano tungkol sa infrastructure. O tatanungin mo naman si Manny Pacquiao o si Bongo, kaya si BBM kung ano plano niya. Sabihin niya plano niya kung paano tayo makakaahon. Ganun sana ang kampanya natin. Hindi yung ito, lugaw, ito, mali yung sinabi. Eh, natural, tayo tao lang, nagkakamali minsan ang sasabihin. Eh, pero kung babanatan mo yung isang tao dahil lang sa nadulas lang sa isang pagsasabi, di ba? Kaya dapat maging matalino tayo sa pagpili dito sa bagay, may bago pa naman ni Des eh. Hindi pa naman pukpukan talaga ang kampanyahan eh. Ano? Ang totoo, hindi pa nga campaign period ngayon eh. Pwede ka pang bago na ano? Oh, ikaw ba, Christian? Magbabago ka pa ba? Ganon. Ano tingin mo,
Teka muna, hindi pa, teka, akala ko pa naman, Lenny Robredo ka eh. Teka, abot mo, abot mo nga sa akin yung... Hindi pa ako po ito kasi nagugulan ako sa kanila. Aba, eh, tinan mo na itong taon-taon to. Ano yung sinasabi mo, Christian? Kanina, Lenny-Lenny ka, ano na ngayon? Ang gugulo nila. Ha? Ang gugulo nila. Magulo? Oo. Bilang mo na ako po ito, next year na, kung nakita mo na yung performance, kung maganda yung... Para ma election next year eh. Ito naman o. Oh. Wag mo sayangin yung boto mo. Yung boto mo. Yung... Ah, tinan mo na. Eh, sinasabi ko sa iyo. Ito pala si Christian, para palang kwento eh. Wala pa lang, wala pa palang wala pa palang nabubuong disi. Eh, ikaw ba ni Des? Final na ba yung sagot mo? Ha? Ano, Nides? Hindi, ikaw ba? Si BBM ba? Kahit may mga issue-issue na ganyan. Oh, ngayon. So, ikaw, ang tingin mo, hindi ka na magbabago. Aba, eh, talagang BBM pala to si... Solid BBM pala, ano? Ang biram pati so... Eh, anyway, nako, may mga galit na rito kay Pangulong Duterte, ah, dito sa... Oy, salamat po pala sa, kwan, ha? Nagbigay ng stars sa atin. Thank you po sa inyo. Eto, inedit kasi yung video, hindi naman si BBM ang tinutukoy. Mayaman, may negosyo na banana sa Davao, sabi ni PRRD. Naku po, kayo naman, malalaki na kayo. Yung mga nanonood sa atin, makinig kayo mabuti dun sa mga napapanood nyo. Ha? Okay? At klaro naman yung sinabi ng Pangulo. Okay, klaro naman yun. Hindi, wag na tayong magpaka-ipokrito pa. Anyway, mayroon pa isang malaking balita ngayon ha, na sinusubaybayan tayo ni Des. Ha. Yung tropa pips ng Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Quiboloy. Ano? Alam mo ba ang latest? Alam mo ba ang latest? Hindi yon, hindi politika. Si Pastor Quiboloy at yung mga official ng religious organization nila sa Amerika, kinasuhan sa Amerika. Ang kinaso sa kanya, sex trafficking. Inireklamo po kasi sila, ayon po sa balita, inireklamo sila na parang ng abuso ng mga minor de edad na mga babae. At ito po yung aligasyon ha, na pinupwersa daw makipagtalik yung mga babae na minor de edad, 12 to 17 years old, ang babata. At di umano, kay Pastor Quiboloy, ito po ay laman ng indictment at inaresto na nga po ang ilang kasama ni Pastor Quiboloy dun sa Amerika. Ang tindi nun ha. Nakakagulat yung balita na yun. At kapag ka daw hindi pumayag sa pakikipagtalik, ang sabi daw po, ang babala daw po eh, ang babala daw po ay, kwan? Yung nasa Skyway po ba tayo? Pag hindi na, grabe ha? Grabe po itong kaso. Pabikutan na pala tayo. Exit bikutan eh. Para makapagkwentuhan naman lang tayo. Good morning. This is a very beautiful morning. Saturday morning. Kakain, mag-aalmusal. Almusal, doon kami mag-aalmusal ni Baylon ngayon. Magkikita po tayo doon. Pag may dala kayong konting pera, alam nyo na gagawin nyo. Doon sa Katornis, Tagaytay.
sa tapat lang po ng SMDC. Yung SM, ano nga tayo ito? Wind Residences. Uy, eto, mayroon pa isang billboard. Ha? Laki, oh. Si Manny. Pero ba't doon siya naglagay ng billboard, ano? Hindi, pero kwanto. Naka-southbound tayo, tapos nasa gawing kaliwa, eh. Tapos mababa na itong lugar ng PM. Medyo naisahan niya ata siya nung nag-ahente doon. Ano? Nakikiti mo si Manny, malayo. Hindi po siya, dapat ba nakikialam tayo? Gusto na gusto. May kausap po kahapon tungkol sa billboard. Alam mo, dito sa may, alam niyo yung viaduct sa may Pampanga, yung boundary ng Pampanga at saka Bulacan. Yung Maragol na... ang presyo pala doon, John, isang buwan ng sa isang billboard. Kaya yung beauty derm, ang mahal pala ng binabayaran noon, 120,000 per month. Sus Mariano kain do. Baka mahal pala ng billboard. E, buti na lang at may billboard kami. Iba, yun yung ito, mga analysis to, ha. Kung bakit ayaw niyang iba ang malukulok dyan. Ibig sabihin, gusto niya kapungga, kakampi niya. Eh, dahil sa kailangan nila ng medyo tukod sa pangulo pagdating sa pagtapos na yung kanyang term. Oh, alam niyo na ibig ko sabihin. Teka muna, papakita muna natin. Kaya, kita nyo, traffic dito sa South Luzon Expressway. Well, moving naman. Marami lang sasakyan. Volume dyan, no? Para na siyang pre-pandemic situation, eh. Baka kaya meron yung mga caravan-caravan, ano? Ang aga nyo naman mag-caravan, mamaya na at nang makauwi muna kami. Oh. Makaakit muna kami sa Tagaytay. So, yun po yung isang balita. Baka lang interesado kayo, ha? Excuse me. Pinapaliwanag kasi John ng Philippine government na hindi kayo dapat makialam sa panloob naming problema. Dahil meron namang mekanismo ng judicial system dito sa Pilipinas. Merong husgado, may piskal, di ba? May investigasyon, may mga ganun. Eh, but of course, alam niyo naman, may mga tao na pasensya na, pero may mga tao na tuwan-tuwa kapag ang Pilipinas ay nagbibilad sa kahihiyan sa ibang bansa. Ewan ko kung totoong Pilipino yung mga yun. Okay, number two na balita. Nakahanda daw po itong si Pastor Apollo Quibuloy na harapin ang mga kasong isinampa sa kanya diyan sa amin sa Amerika. Kung inyo pong matatandaan, ito pong si Pastor Quibuloy at ilang kasama, sinampahan po ng isang karimari-marim na kaso diyan po sa Los Angeles, California. Ang kaso po ay sex trafficking. Sus Mariano Kaindo. Ayon po sa aligasyon, ano, na nakakuha naman po ng probable cause ang piskalya, kaya po indicted po sila. Ano? Nagre-recruit daw po ng mga kabataang babae na 12 anyos hanggang 25 anyos. Ito pong grupo ni Pastor Quibuloy at ginagawa daw po mga assistants, ano, o ang tawag nila pastorals. At pagkatapos, meron daw pong duty. Ang duty, isa daw po sa mga duty, makipagtalik kay Pastor Quibuloy, Sus Mariano Kaindo. Yun po, nakalagay po yun sa more than 70 pages na indictment. No? Matindi. Mabigat po yung allegation na yun, ha? at
daw po, kapag ka daw po hindi pumayag, diyan parang lima yata doon sa mga babae, eh, minor de edad, yung nagbigay ng testimonya nila. Eh, ang kanila pong kwento, pagka daw po hindi pumayag, makipag-talik, eh, binabantaan na sila eh, mapupunta sa impyerno. No? Hindi, no? But again, ulitin natin, ito po yung allegation lamang. Ano? Allegation pa lamang. Kasi hindi pa naman napapatunayang guilty yan eh. No? Yeah, gusto lang natin klaruhin. Pagkatapos, pagka daw po, bukod dun sa binabantaan na mapupunta sa impyerno, ayan. Anyway, bago lang natin iwanan yung kaso ni Pastor Kibuloy, bigyan natin siya ng chance ang makasagot. Karimari-marim po yung allegation sa kanya. Kung totoo po yun, mukha siya dapat na dalhin sa impyerno. Ano? Ano? Kung totoo yun. Kahapon nga lang, meron akong nakausap eh. Dahil minsan mainit ang ulo nitong kausap ko eh. Pag nakita daw niya si Pastor Kibuloy eh sabi ko, huwag ka naman masyadong hot. Ikaw, John, huwag ka masyadong hot. Ay! Sabi ko si John, huwag muna. Alam mo, yun nga tayo eh. Hindi tayo pwedeng magpasya. Ayon lang sa isang kwento. Kaya nga merong judicial process eh, di ba? Yun lang po yun. Yan. Anyway. Latest, Marites. Naging Marites na tuloy ako eh. Pero pagka naman Marites, huhulihin ka John ngayon dyan. Ayan o, huhulihin ka dyan o. Ay, hindi ka hinuhuli. Kala ko huhulihin ka. Pagka pala, John, ngayon ko lang naintindihan, yung palang Marites, Mari, ano, latest, ganun pala yun. Hindi, akala ko naman kung sino si Marites na biram pati sa'yo. Pero, so, not necessarily chismis, ano? Ano ang latest? Ito, latest na may sinasabi ko sa inyo. Papunta na, dito na kami sa, ano tawag dito? Mamplasan, exit. Mamplasan. Pagka po kayo dumadaan sa expressway, at may RFID naman kayo, magkuha na kayo, magpakarga na kayo. Online, magpa-load na kayo kaysa nagkaka-traffic pa tayo dito katulad ng isang kakilala ko. Ito na. Naglabas po ng mainit-init pa kahapon eh. Na ngayon, malamig na siguro 'yun ano. Na survey itong Publicus. Itong Publicus John, just for disclosure, sabi nga. Pero hindi ako may-ari. Ito po ay, ang pinaka-pinuno po nito, ay si Professor Malutikia. Si Professor Malutikia po, ay ang pinakahuling pwestong hinawakan niya, ay siya po ay naging presidente ng Universidad de Manila. Sa madaling salita, kay ISCO siya. Ano? Pero nung pong Agosto, nag-resign siya kay ISCO. May mga sinasabi siyang hindi maganda dun sa pangangasiwa ni ISCO. So, yun yun. And previous to that, siya po ay consultant din ng iba pang mga politiko, yung iba national, iba local. So, may consultancy po talaga. Ano? Ngayon, nag-survey po sila nagsa-survey naman sila lagi. Hindi lang po SWS sa Pulse Asia nag-survey. Itong Publicus, medyo maganda rin po yung methodology nila at sa ibang pagkakataon, di-discuss po natin.
Nag-survey po sila November 16 to 18. Grabe. Kauna-unahan po ito, sabi ni Ms. Malutegia, na meron pong isang presidential candidate o aspirant na nakakuha ng majority rating. May andami nilang kandidato, majority rating. Si Bongbong Marcos po ay may 56.7%. Napakataas. Tumaas po siya ng average ng mga 7% mula dun sa pinakahuling survey nung September. Nung September kasi yun, ang survey niya ay 49%. No, 49%. At si Nanay Lenny ay 23 yata. Ano? 21 o 23. Ngayon, ito pong survey na to, na bago, 56.7% Baylon ngayon. Napakataas. At sa lahat ng mga regions, na malalaking regions na pinili, may NCR, North Central Luzon, tapos Southern Luzon, Visayas, Mindanao, except for Southern Luzon na may 46% siya, lahat, lampas ng 50%. Yung North Central Luzon, 60% Baylon ngayon. Grabe. Tapos, 70% sa Mindanao. So, kaya, kung ako man yung kalaban ni Bongbong Marcos, lahat ay gagawin ko para tibagin ito. Eh. Kasi, imbis na bumaba, tumataas eh. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko nga alam bakit na sikat to eh. Yeah, ayun, ewan ko lang ha. Kung ang pambabato ba ng putik kay BBM is a good strategy. Kasi parang lalong umaangat eh. No? Parang lalong umaangat. Kasi ang iniisip ng iba dyan, diba, ang pick ni Jojo Binay noong 2015, 40%. Tapos tinibag siya, tinibag, bag, yung mga kung ano-anong mga issue sa parking building, agricultural land sa Batangas, and all. Unti-unti bumaba. Pero ito, nung inumpisahan tirahin si BBM, yung eskwelahan, yung Oxford, wala daw nagawa. Tapos, hindi pa napag-uusapan yung cocaine dun eh. Pero imbes na bumaba, lalo pang tumaas. Anak ng bakang dalaga. Kung ako yung kalaban nito si BBM, medyo mapoprostrate din ako eh. Diba? Ano ba ang gagawin para matibag tong taon to? Ako naman, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa inyo o kayo, yung mga ibang mga bawa, yung mga pro-Lenny dyan pro-VP, ano ba sabi ko sa inyo? Nagkulang ba ako ng paalala sa inyo? Ano sabi ko sa inyo? Tantanan nyo na yan dahil parang nyo nang ikinakampanya si BBM. Ayaw nyo tantanan niyang pati ito tulad itong si Kiko Pangilinan. Papahukay. Pati ba naman yung bangkay nung inilibing na dun sa libigan ng mga... Kahit anak ng baka. Oh. Sabi ko sa inyo? Kailan ko pa to sinabi sa inyo? September pa, sinabi ko na. Tigilan nyo yung ganyan, yung pambabalahura nyo, pambabastos nyo, at pagsasabing kayo matino, kayo magaling, kayo ang karapat-dapat, kayo matuwid. Tingilan nyo yan dahil hindi papatusin ng tao yan, lalo na mabubusit sa inyo tao. Anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin. O ano nangyari? Ayun, umaangat pa lalo yung binabalahura ninyo. O ayun, yun, sinasabi ko sa inyo. Kaya, gusto mo, sagapan tayo.
mag Santa Rosa na lang siguro tayo. Na, pa Santa Rosa na. Dito na po kami sa kanin. Sa malapit na po kami sa Santa Rosa exit ng Calax, no? Yun po yung isa. Yung sinasabi natin, lalong tumataas, lalo lang tumataas. Ako, di ba ngayon, nabanggit yung cocaine. Oh. Siyempre, may mga sagot naman sila doon. Kung talagang magkakaipitan, malam mo, may isasagot naman sila doon. Pero ngayon, di naman sabi nga ni Atty. Gutierrez Rodriguez, we don't feel alluded to. Pero, hindi ako magtataka bukas makalawa, may iba pa yan. Alam ba, may lalabas dyan, isang magandang babae, nagmuntis ako ni Bibi. Alam niyo yung politika, matatawa ka eh. Kumbaga, kung matibay ang dibdib mo, pasok ka sa politika. Kaya nga sabi, pagka hinikayat ka ng isang nagpapanggap na kaibigan mo na pumasok sa politika, hindi mo totoong kaibigan yun eh. Kaaway mo talaga yun eh. Di ba? Eh kung style man ba to ni BBM o manhid na ba siya sa pagtira sa kanila, sa kanya o sa kanilang pamilya, lang imbis na sagutin head on yung kan, sabihin na lang, hindi, focus na lang tayo sa kung paano tayo babangong muli, mga ganun na style ng linya niya. Mabuti, yun ang plan, yun ang strategy, hindi yung sasabihin niya, may narinig ka ba kay BBM, ay lugaw, wala eh. Maiinit pa nga itong ulo ng supporters ni BBM. Ako lang, hindi ako sang-ayon doon sa ginagawa din ng mga supporters ni BBM na yun. Wala kayong ginawa, kundi ipalaganap yung lugaw-lugaw na yun. Ewan ko ha, kung natuto. Sino ba ang natutuwa ba kayo dyan? Tapos, meron kayong pinapalaganap na I have 3 daughters. They are all girls. Totoo ba yun? Ako, hindi ko narinig yun eh. Pero, yung ganong klase ng kwan, tingin ko, wag na yun. Kasi para sa akin, mababaw yun eh. Doon na lang sa kwan, sa issue-issue na lang na totoo. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo, magpagalingan na lang kayo. Ito, may nag-message. Sabi ni Nolram Nobrog, sa susunod, impostor si BBM, hindi siya ang totoong BBM. Alam niyo ba, napanood ko na yan. Hindi, narinig ko na yung kwento na yan eh. Na ito daw, lumalabas na BBM na to, hindi daw totoong BBM. Narinig ko na yan, narinig ko na yung kwento na yan. Oo, baka nga kaya kwento ah. Si Cardo Dalisay na ito, no? Bira ka, papanood natin ng pan eh. Bira ka, Jojo, pinagkarga mo ako dito. Ang laki pa pala nun naman ito. Bira to si Jojo, no? Talagang inuubos naman ng Gcash ko eh. Hindi, sabi ni Emilita Kilay, Katunying, sino ba talaga ang pasimula dyan sa mga lugaw na yan? hindi ako. Pero sa Katunying, may aros alatunying. Hindi basta lugaw yan. Ako, maniwala kayo. Yan ang level up na at pagka tinanong nyo si Ma'am Cecil Perez, sabihin niya, pwede nyo rin pong mabili yan at maibenta yan sa pamamagitan ng aming reseller program. Pwede siguro yun. Yung mga frozen items natin. No? Pero yung titirahin nyo si VP Lenny Robredo dahil doon sa lugaw, hindi siya. Ano yun? Makakabawas ba sa pagkataon nyo yun? Hindi. Atingin nyo na itong misis ko. Nag-request tuloy ng gusto mo? Aros. Gusto mo aros? Basta ako, bulalo.
Mamaya magbo. Aros ang bulan, no? Gipit na gipit ka din naman, ano? Hmm. Ah. di yun, ano? Ang nangyayari, habang binabanatan tong si BBM, lalong umaangat. So, normally, ang gagawin mo dyan, John, you will review your strategy, di ba? I-review mo yung strategy saan ba ako umaangat. Kasi katulad nun, ha? Kung 23 ba siya nung nakaraan si Nanay Lenny? Hindi, 21 o 23. Ganun lang ang pagpipilihan. Hindi 27 yun. 23 nung nakaraang September survey ng Publicus. Ito po, kaya Publicus yung binabanggit ko. Dahil ang gagawin natin dyan, ang tawag nga nila, apple to apple. Hindi yung kukumpara mo sa survey ng SWS, yung survey ng Publicus, kalukuhan yun. Kaya ang base natin, Publicus sa Publicus. E tulad nun, 21 o 23 siya nung sa Publicus. Ano nangyari ngayon? Naging ko na lang dyan eh. Asan ba yung listahan ko? Ko na lang yata dyan eh. 13 na lang yata eh. 13 point something. Hindi, bumagsak. Di ba? Bumagsak pa. Yung manok nyo, bumagsak. Napapagod na ako. Papaliwanag sa inyo. Tinuturuan ko na nga kayo. Hindi ito. Walang halong kwento. Kaplastikan to. Ito, objective to. Base na rin sa obserbasyon natin. Ako naman siguro, sabi ko nga sa inyo, lahat naman ng uri ng tao, nakausap ko na rin siguro sa tatagal ko na rin dito sa trabaho natin. Pero, yung ginagawa ngayon ng Pangulong Duterte, na imbis na bitbitin lang yung manok niya, si Senator Bongo, pinagdidiskitahan tong si BBM. Ako, tingin ko, kahit papano, may malalagas dyan sa samahan na yan. Eh. Kasi isa yung base of support nila. Malamang may, kahit papano, may malalagas dyan. Kaya nga, kapon, sabi ko, imbis na sumali si VP Lenny Robredo dyan sa usapan na yan, ba, tungkol dun sa cocaine na yan. Kuwan na lang siya, dumistansya siya at tumrabaho siya ng iba niya. O kaya naman, medyo mag-chill-chill lang muna siya. At hayaan niya silang mag-away hanggang sa magsakalan yung si SB, Senator Bongo, sa si Presidente Duterte sa kabilang banda at saka sa isang banda naman, si BBM. O doon sila, magpatayan sila doon. Parang ganun, ano? Kung ako kay Nanay Lenny, atras lang ako, mapapanoorin ko lang kayo. While you are killing yourself softly. Di ba may kantang ganun? Killing me softly with this song. Naalala tuloy ni Ma'am Cecil yung kanta sa kanya ni Kuya Richard. Sabi ni Kuya Richard habang tumutupad bilang scan. Yung kanta may kanta dati yung si Barry Manilo eh. Alam mo naman maka Barry Manilo si Richard Merkel. Si Kuya Richard. May kanta si Barry Manilo dati yung As Sure as I'm Standing Here.
Hindi, sabi ni nga Richard kay Cecil, sometimes I look at you sleeping like a baby. Sometimes I look at you sleeping like a baby. Your hair gone with sunlight, full of sweet days. Eh, saka na wala nakakita. May instrumental pa. You say nothing matters, say you know how it is. As sure as I'm staying. Naalala mo yung Ate Cecil? Yung kanta na yan? Naririnig mo? Eh, imposible din maalala yun. At panahon natin yun. Kala mo naman ang kakantahin ko eh, yung pa na Gloria. Gloria! Ba't ba napunta tayo doon? Ang beer, ang patis eh, ang pinag-uusapan natin eh, yung tungkol kay Pangulong Duterte. Meron, alam nyo bang hanggang ngayon eh, may mga nag-aakala na, uy, kayo ah, baka may nanonood sa atin ngayon ah. Meron kasi nagme-message ka, na in-splice daw yung speech ni Pangulong Duterte, na in-edit daw, na hindi daw si BBM ang pinatutungkulan. Huwag nga kayong ano, huwag kayong, yun ang aking gun eh. Hindi ko sinasabing gawin niyo yung nasa isip ko o pinagagawa ko. Hindi. Ang akin lang baylon ngayon, matulad nun, kung love na love mo si Pangulong Duterte, tanggapin mo yung mga magaganda niyang ginagawa at magaganda niyang sinasabi. Pero pagka meron na siyang hindi magandang ginagawa o hindi magandang sinasabi at nagustuhan mo pa rin yun, eh may problema na tayo dun. May problema na tayo doon, kaibigan. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Yehey! Diba? Yun yung ating yun ang ating sinasabi, no? Meron tayong katulad din naman sa performance. Halimbawa, di ba pinupuri natin yung magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Halimbawa, yung infrastructure projects sa panahon na to, kahit na ano pa sabihin ninyo, kahit na nagsimula pa kay Pangulong Noynoy Aquino yan, na hindi rin naman pwedeng i-claim na gano'n dahil ang haba-haba na ng planning stage niya. Di ba, kinuwento nga namin sa inyo noong nakaraan. At sinabi mismo ng mga taga-DOTR at taga-DPWH na ang plano, ang master, ano tawag doon? Yung blueprint. Blueprint. Ang blueprint ng mga infrastructure projects nito, eh nagsimula pa noong panahon ni Apo Marcos, noon pa. Ngayon, kung nandun yung plano, tapos hindi naman na ipatupad, anong saysay ng plano na yun? Diba? Kung nandun yung proyekto, sinimulan, tapos hindi naman matapos-tapos, eh anong saysay ng project na yun? Naman, nagpagawa ka ng kalsada, kalahati lang, lalo lang naging cost ng traffic yun. Oh. Diba? Pero in fairness sa Pangulong Duterte, sa administrasyon niya, hindi po ba, katakot-takot ang mga problema sa right of way na solved. E alam niyo naman sa mga public works projects, ang isa sa pangunahing sagko dyan,
ay yung pong issue ng right of way, eh na-remedyohan po yun. So yung pong yun, public works, sabihin natin yung nabanggit ko na sa inyo, libre, yung libreng kolehiyo yun, bagamat yun eh dumaan din sa legislation yun, eh kailan nangyari yun? Panahon ng administrasyon na to. Tandaan niyo, kahit ano gawin ng Kongreso, Senate and House, both houses of Congress, pagka ang batas na yun ay hindi, ano ba, vinito ng presidente. E pambihira naman tayo makabalita na vinito na in-override pa ng Kongreso. Pag vinito ng presidente, yun na yun. Oh. So sa madaling salita, ibigyan mo ng credit ngayon yung administrasyon, kung alin mang administrasyon yun, yung mga batas na maaayos naman. Ano? Ano ba? Ayun, libreng kolehiyo. Ano pa? Libreng irrigation. Irrigation, wala na irrigation fee ngayon dyan. Diba? Halimbawa, yun lang mga kalokohan dyan sa mga airport na yun. Yung ano yun? Yung mga laglag, bala na yun. Kung ano-ano pang kalokohan. Diba? Nawala yun eh. Ang prangkisa, wala naman talagang bayad. Alam yung kalokohan dyan sa LTFRB noong araw pa. Dami sindikato dyan. Sa bagay, hanggang ngayon, yung mga kalokohan pa rin niya. Pero, relative, yun yung sinasabi natin. Makakita ka ng mga bagay na maayos, purihin mo. Pero pagka yung may mga kawalangyaan pa rin, tuliksain mo. Hindi yung masama na nga ginagawa, tuwantuwa ka pa. Diba? Naalala ko tuloy yung isang kapitbahay ko na sa Nueva Ecija nung edi yung bata, natututo na magsalita. Natututo magsalita. Ando kami siya may tabing ilog eh. Edi yung bata, natututo magsalita. Tapos nagmura yung bata. Nagmura. Ang unang natutunang salita, mura. Tuwa-tuwa yung mga magulang. Marunong na yung magmura yan ako. Sa loob-loob. Ano nangyari? Eh, kapanulad ngayon, pagka ba minumura, nagmumura ang Pangulo, natutuwa ba kayo doon? So, yun ang sinasabi ko. Yung maganda, tanggapin natin. Pero yung hindi maganda, eh, pagka tinanggap mo pa rin at happy ka pa rin sa hindi maganda, eh, may problema tayo doon. Sasakalin na kita doon pagka ganun. Di ba? Ano yung hindi pa maganda dyan? Halimbawa, yung rice tarification law na to, napakaganda ng objective niyan. Sa totoo lang, maganda. Pag binasa mo lang yung batas, napakaganda. Napakaganda. Pero na-implement ba ayon sa batas? Hindi. Ano katunayan? Gaano karaming magsasaka ngayon? Ang galit na galit sa pamahalaan. Dahil, saan ka nakakita? Nagpakahirap ka. 3-4 na buwan mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-aani. Alam niyo naman ang hirap ng magsasaka. Tapos bibilin lang yung palay mo ng 11 pesos per kilo. Sige nga, kung hindi ka ba naman... Ang punto ko doon, maganda yung layunin ng batas. Pero anong nangyari, nauna yung importation eh. Puro importation ng bigas. Tapos kahit panahon ng anihan ng palay ng mga kawawa nating magsasaka, tuloy-tuloy ang importation. Matutuwa ba tayo doon? Lalo kayo, may mga kamag-anak kayong magsasaka o kayong nanonood ngayon, magsasaka din kayo. Matutuwa ba kayo doon? Di ang dapat gawin ng gobyerno doon, balansihin. Nung bang nag-import ng katakot-takot na bigas, bumababa presyo ng bigas. Magkano ang presyo ng bigas, Ate Cecil? 1 kilo. Yung ayos-ayos. Di ba, 40 pesos pa rin patas? Mga tinama eh. Gusto nyo pang nagagalit ako eh. Saan ka nakakita ang isda eh ini-import? Tayo eh nakatuntong sa katakot-takot na tubig. Sa tabi nga, sa kanal nga lang, may isda eh. Hindi ba?
puntahin nyo yung kanal nyo, kung malinis yung kanal nyo, magugulat na lang kayo, oh, ba't biglang nag-isda dito? Ganong katindi ang biyaya ng langit sa atin. Tapos, nag-i-import tayo ng isda, 60,000 metric tons ng isda, ang pinayagan ng gobyerno sa pamamagitan nitong tinamaan ng magaling na Department of Agriculture. Ano? Nag-aangka tayo ngayon ng binigyan nila ng ganon dahil off-season daw. Eh, hindi nyo ba alam pagka off-season ng isda sa dagat, ibig sabihin habang pinapalaki pa yung mga isda dyan, ang may chance naman ngayon pagka ganon, yung mga nagpapala isdaan, no? Yung mga nangingisda sa tubig tabang o kaya eh, nagtitilapia, nagbabangus. Ano ginawa nyo? Nag-angkat kayo ng isda sa China! Alam niyo ba kung saan nila kinuha yung hinuling isda? Sa atin din! Anak ng bakandala. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. No? Minsan eh, pag nabubusit, maalala mo yung mga... Eh, yun yung sinasabi ko na yung ba, pupurihin ba natin yun? Sabihin ba natin, oh, galing! Ang galing ng presidente. Dati, hindi tayo nag-i-import ng isda. Ngayon, nag-i-import na tayo ng isda. Woohoo! Mr. President, you're the best. Ganun ba? Hindi. Sabihin natin, Mr. President, aksyonan mo to. Dahil yung mga tulongis na mga, gagamitin ko yung termino ni Isko, yung mga tulongis na mga bata mo dyan, eh, ang iniisip na lang yata ay puro pansarili po, import, mga tinamaan, magaling mo. Di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. Ano pa? Yung isa sa mga magandang aspeto ng isa sa mga pinakamagandang aspeto, John, ng rice tarification. Yung tulong ng gobyerno sa mga magsasaka. Ang problema, hindi pa nakakarating yung tulong, pinapatay mo na siya. Halimbawa, yung support service, ang ganda kasi niyan eh, sabi ko nga sa inyo, susuportahan mo ang magsasaka mo sa pamamagitan ng binhi. Alam mo ba, John, kung saan naka-angkla yung rice tarification law? Hindi sa inbred, sa hybrid. Hybrid. Eh, yung mga magsasaka natin, hindi nga naturuan dun sa hybrid. Nabubusit na. Oh. Kaya yung mga ganon, tatanungin natin ng mga, dapat yung mga issue na yan, itatanong natin sa ating mga kandidato. Hindi yung tatawagin mong lugaw. Sasabihin mo, hindi ka naman gumraduate ng Oxford eh. Ano ba ang ating gustong ma-achieve doon? Achieve! Pag-usapan natin itong mga isyong to. Ano ba ang gusto? Ano yan? Baba, ikaw, ano ba ang position mo dito, sir? Ikaw, anong position mo dito sa issue na to? Tapos ano ba gagawin mo sa problema na to? Kasi ang dali-daling sabihin na ako, makamagsasaka ako. Meron nga akong kilalang kandidato dyan eh. Ano? Nagtanim lang ng kung ano doon sa Bacoor dahil nakabili maraming pera, nakabili ng malaking lupain dito sa bandang Cavite. Tapos nagtanim, magsasaka na. Eh, naku. Masakit ang ulo ko sa mga taon. Pag-usapan na lang natin itong mga issue na to, paalam natin. Kaya nga ako, John, ang sinasabi ko palagi eh. Ito bang mga kandidato na to, yung mga politikong sinusuportahan natin, na halos eh, makipagpatayan pa kayo, tayo, magpatayan tayo, magsakalan tayo, habang sila eh, pakuya-kuya ko sa opisina nila na malamig.
tayo, murahan tayo ng murahan sa social media. Galit na galit tayo sa isa't isa. Magkakaibigan tayo, nagkagalit tayo, magkamag-anak dahil sa politika, nagkahiwa-hiwalay tayo. Ngayon, pagka nanalo ba yung politikong sinusuportahan natin, ano na, ano ba mangyayari sa buhay natin? Yung pang problema natin, so-solve talaga nila. O pagka nakaupo na sila dyan, happy-happy na naman, happy-happy lang, ganon. Yun yung sinasabi ko. Kaya dapat suriin natin sila lahat. Tulad nitong, bawa, ano ba itong, si Senator Ping Lacson lang noong isang araw eh. Meron siyang education plus eh. Ang ganda nun. Di ba libre dyan yung, libre yung matrikula? Libre ang matrikula sa mga eskwelahan ng gobyerno. Ang ganda nung sinabi ni Senator Ping. Kasi sabi niya, libre na nga, bakit hindi pa rin pumapasok? Ba't hindi pa rin, marami pa rin ang dumodouble, ang nag-working student. Hindi tuloy makapasa-pasa dahil nga hindi makapag-focus sa pag-aaral. Ngayon, yung ginawa ni Senator Ping Lacson, sa kanyang political platform, ito, ang ganda nito ah. Ewan ko kung naisip na nung iba to. Education plus, estudyante ka, meron ka pang sweldo. Kumbaga. Hindi ba ang PMAer saka PNPAer merong stipend? Nag-aaral ka na ng libre, may libre kang bahay, libre, may sweldo ka pa. Eh kung nagagawa yan sa academy, sa PN Police Academy, saka sa military academy, ba't hindi pwedeng gawin sa ibang mga larangan ng edukasyon, nabibigyan mo rin ng, para, kung aral, di ba? O sino nakaisip na? Senator Ping Lacson. O di, ang ganda ng proposal niya, di ba? At kung kaya niya ipadupad yun, abay gusto ko siya. Sa aspeto ng edukasyon. Kaya nga dapat himayin natin eh, tayong lahat. Huwag yung, ako BBM ako, bakit? Eh gusto ko siya. Wala kayong pakialam. Hindi ganun eh. Hindi, sana matuto tayo. Ba't mo gusto? Parang kahapon, nagtanong ako sa barberya. Tinanong ko yung isang barbero, ba't ka ba, sino ba gusto mo? Sino ba paboto mo? Si Lenny. Bakit? Eh, hindi daw niya alam. Sumariano ka. Eh, wag po sana tayong ganun. Kumbaga, kaya tayo pinagtayo mga Pilipinong butante, kaya pinagtatawanan tayo ng mga politiko eh. Kainan lang tayo ng ganito o sasagpangin na natin eh. Magko na tayo, mag-level up na rin po tayo. Alamin natin, di ba, si VP Lenny Robredo, meron siya sinasabing ayuda na ano, yung first 100 days daw, 216 billion yata ang plano niyang iayuda. O di, at least meron siyang inihahain. O tanong natin, kaya bang ibigay yon? Ang tanong, ba't 216 billion, ba't hindi 215? Ba't hindi 217 billion? Di ba? Ang tanong din, hindi ba yan nagawa nung administrasyong nakaraan? Ba't 216, ba't hindi pa natin gawing 500 billion ayuda sa first 100 days? Oh, so, ihimayin natin yan. Kasi baka naisip niya lang yon dahil sa yun ang inilecture sa kanya nung think tank niya. Oh. Kaya himayin natin, kaliskisan natin tong mga kandidato. Hindi dahil sa, ba't mo ba gusto yan? Kasi ang pogi eh. Huwag nyo lang gawin sa iba yung ginagawa nyo sa akin, kaya nyo ako sinusundan dahil napopogihan kayo sa akin. Huwag ganun. Sarahuli, gato si gato nyo. Halimbawa, sa paraan lang ng pagsasalita. Ano? Kasi tandaan nyo, tayo po mga hindi naman tayo North Korea no, na nakasara tayo sa buong mundo eh. Hindi naman tayo ganoon eh. Pagka ba halimbawa may isang tao tumatakbong pangulo, halimbawa naging pangulo siya, pagka ba siya ay iniharap natin sa ibang mga bansa, nagsalita siya sa ibang bansa, makakaramdam ka ba ng pride?
'di ba? Proud ako. Kasi nung nagsalita siya doon sa harap ng mga dayuhan, ba, sa United Nations o kaya sa nagpunta sa Germany o sa Europe, yung bang makakaramdam, galing Pilipino. Yun yung president, may ganun eh, no? O kaya pati sa paraan ng pagsasalita, of course yun naman yung napag-aaralan, ano, napag-aaralan naman lahat yan. Pero pagka ang nagsasalita ng with sincerity, ano, English man yan, Tagalog man, Bisaya man yan, pero pagka with all sincerity. Eh bakit? Yung mga Japanese Prime Minister ba, pag nagpunta dito, nag-i-English? Hindi naman eh. Pero pag nagsalita na may sinseridad sa sinasabi, at alam niya yung sinasabi niya, hindi dahil kinabisado niya o binabasa niya, iba yun eh, source of pride natin yun eh. O yun, parte din ng ating paraan ng pagpili yun. Diba? Parang mahaba biyahe natin, John, yun. Napapagod na ang mga kwento. Hindi pa tayo nakakarating ng, nakakalabas ng silang. Eh. Maraming sasakyan. Hindi, ang napansin natin ngayon, eh, talaga, ay, pabataanin mo yan si Inday. Ayan, ah. Thank you po, Jen Aguilera, no? Ayan, tama, maging matalino po tayo. Sabi nitong si Bioli Arcilia. Hindi ba Arcilia sila, Juan? Sila MCL? Yon lang po, Katunying. Baka puro lang naman pala plataforma. Pag nakaupo na sila, puro forma na lang. Eh, yun ang Juan. Yun po talaga ang... Pasensya na kayo, gagamitin ko yung termino. Lahat ng kumakandidato na to para tayong sumusugal. Kasi ang dami kong kilalang politiko na nagsimulang magaling eh. Ah, ang galing, as in, magaling. Pero ang ending, naku po. Nagumpisang malinis. Ngayon, siguro kahit ilublob mo sa Clorox eh, may mga ganun. Talagang kung po ito, itong ginagawa natin na to, it is an exercise where at the end of the game, it's only trust, ano? It is only trust that will prevail. Ano? Kasi, pagka hindi tayo nagtiwala dun sa sistema, sa tao, wala eh. Wala, hindi, wala rin tayong pupulutin eh. Kung mga, hindi, kung saan din tayo pupulutin. Hindi natin alam kung ano talaga laman ng isip at puso ng mga kandidato na yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yun namang speech na pag-aaralan yan. Yung, eh si Kwan lang eh, si Nanay Lenny lang eh, yung speech lang niya nung... Lalaban ako, lalaban tayo. Eh, ito, sasabihin ko sa inyo. Pwede ko, amunin ko na yung nasa grupo nila. Yung ba, hindi ba pinractice yun? Lahat pinapractice. Kaya kumbaga, lahat mapag-aaralan. Pero yung laman ng puso, yung sinseridad, yung mabuting hangarin, taal kasi yun eh. Hindi po taal lake, ah.
At hindi rin Taal Volcano. Taal meaning, ang tawag yata sa English doon, John, yun eh, innate o natural. No, natural sa'yo. No? So, wala. Ganun talaga. Yung nagtanong sa atin si Arcelia, yung plataforma, wala, wala tayong magagawa. Kung pagdating nila dyan, bigla tayong magta-transform yan into another person. Anghel nung nagpakita sa atin, nung nandiyan na, naging demonyeto na. O demonyeta na. Wala tayong magagawa. Wala. Eh, ganun talaga eh. Para tayong sumusugal sa kanila. Kaya, wag kayong magtatampo kung sasabihin ko na wala pong makapangangako sa atin dyan ng mabuting buhay na magiging mabuti talaga buhay natin. Kaya, ito po, bilang panghuli, ito po ay bayubay ko na. Ano, ano? Eh, yun, mismo. Naunahan mo, itong isis ko, gusto mo bang mag-umentaryo? Iyon mismo ang sasabihin ko, misis. Itong misis ko, napatunayan ko na listener ko eh, dahil nasa alam na niya, nababasa na niya kung ano sasabihin ko eh. Itong misis ko, ito na niya. Sabi nga nila, basic. Basic. Oh, tinan mo, parang nakantsawan pa ako ng misis ko. So, ang sinasabi, tama ka doon, misis eh. Ano? Ang totoo po nun, ang buhay po nating mga mamamayan ay hindi natin dapat na isandal sa pamahalaan. No? Kung ano po mangyayari sa atin, kung gusto ba nating umunlad ang pamumuhay natin, nasa sa atin din eh. Sabi nga, di magsikap ka, magsipag ka, kung estudyante ka, mag-aral kang mabuti. Kung may mga opportunity dyan na maayos naman, na wala kang nalalabag na batas, sunggaban mo. Huwag ka man lalamang ng kapwa mo. Ha? Yung kasi, mga, kung yun eh, mga sangkap ng pag-angat sa buhay. Pero yung lahat ng kasawian mo, isisisi mo sa gobyerno. Pagka walang pumatak na tubig sa gripo mo, kung may gripo kayo, mumurahin mo yung presidente. O kaya yung mayor, naputulan ka ng kuryente dahil wala kang pambayad, galit na galit ka dun sa barangay captain mo. Ganun ba? Hindi. Sabi nga namin mga taga Nueva Ecija, ang buhay natin eh parang buntot mo, hila mo, ano? Ganun talaga, wala tayong magagawa eh. Ganun talaga. Kung meron man pong may ibibigay sa atin ng gobyerno, halimbawa, may magandang mga patakaran, may mga maayos na polisiya, eh bonus na lang siguro 'yon, ano? Pero huwag na huwag po natin ipa-factor in sa ating buhay bilang pamilya o kaya bilang mamamayan ang gobyerno kasi masasaktan ka lang eh. Pag nabigo ka eh, umasa ka, tapos nabigo, eh, di ba? Kahit naman sa manliligaw eh. Lahat ng palatandaan, akala mo, sasagutin ka na. Tapos eh, yun sa lagi ko sinasabi, tinanggap lahat ng tsokolate yung ibinigay mo. Ano? Lahat ng klase ng bulaklak, eh, sinunggaban naman. At tuwan-tuwa, pagka pinapakain pa yung dinner mo, ang lakas pang kumain. Ano? Tapos eh, magpapahatid pa sa'yo, kalayo-layo. Ano? Tapos eh, pagka bago matulog sa gabi, may message ka pa. Sweet dreams, sabi. Sweet dreams. Sama. I hope you had a wonderful and fun day with me. Adi, sabi. Ikaw namang manliligaw. Nako. Adi, siyempre. Sabi. Tapos pagka umaga, nauunahan ka pa, minemessage ka pa. Did you sleep well?
Hindi ba, i-message ka pa. Eh di ko na, maski ko na ako na, ay naku, grabe. Kulang na lang. Kulang na lang. Sabi, parang mag-jowa na kayo. Yung mga ganun, di ba? At eto pa matindi. Yung bago kayo matulog pala, yung bang magkasama na kayo sa maghapon, tapos magtatawagan pa kayo sa telepono, hanggang makakatulugan mo, alas dos na ng madaling araw, magkausap pa rin kayo, kaya magka-text pa rin kayo, di ba? Talaga, sa kumbaga, lahat, ando na. Kulang, yun na lang ang wala, yung, tapos, oh, biglang isang araw, minessage ka. Ito nga pala yung boyfriend ko. May para anak ng bakan talaga. Oh. Hindi po ba? Kaya wag tayong masyadong umasa. Ganun. Kahit na parang akala mo, ito na, perfect na to. Oh, para sa bansang ito. Ah. Hi! Hello! Kumusta po kayo lahat mga kaibigan? Ayan, yan po nga sinasabi natin. So, huwag tayong masyadong umasa sa gobyerno. Kapag ka natulungan tayo ng gobyerno sa mga magagandang patakaran nito, salamat. Pagka hindi naman, sorry. O, ganun lang. Siyempre, nangangarap pa rin tayo ng isang magandang bansa. Pero kung hindi man mangyari yon, tayo po ay magsikap. Ano? Siyempre, hindi naman lahat ng pagsisikap at pagsisipag eh 100% eh magtatagumpay ka. May kasama. Siyempre, unang-una mananalangin ka. Sa katandaan nyo, hindi ang kayamanan na material ang sukatan ng kaligayahan ng tao eh. Ano? Sabi ko sa inyo, bayubay na 'to eh. Hindi ba? Yung sa totoo lang, ha, alam niyo to, alam ng mga marami nating kababayan to, yung wala lang nagkakasakit sa pamilya at may maayos kayong tahanan lang. Tapos kahit pa paano naman na nabibili niyo kahit anong mga maliliit na bagay nagpapasaya sa inyo, okay na yun eh. Di ba? Ganun tayo mga Pilipino eh. Dami-daming mayaman pero mas malaki problema kaysa sa atin. No? Kaya hindi po yung material na bagay ang sukatan ng kaligayahan. Yung mga ito, kumbaga itong politika na to, distraction lang sa atin to. Eh. Kumbaga, pag may sakit ka sa katawan, pag na pag-usapan niyo 'yung politika, oh, nakakalimutan mo 'yung masakit nga pala 'yung katawan mo. Ganun lang. Turing natin siyang distraction, ano? Ituring din natin siyang pastime. Para sa gayon eh 'wag tayong masyadong nag-aaway. Huwag tayong mag-aaway para sa mga politika. Ano? Doon po sa mga nagtatanong kung nagpagupit ako. Opo, nagpagupit po ako. Ngayon. Mag-iingat po kayo, ha. Ang lamig. Diyan parang lumamig na dito, ano? Mas lumamig. Yung temperatura sa labas, 28. Ganon. Dito na po kami sa Akwan eh. Parte na ba ito ng Tagaytay dyan? Di ba? Tagaytay na to. Uy, Mr. Mo, oh, mami. Oh. Mr. Mo. Oh, Mr. Moose. Yan. Yeah. Yan. Oh. Nakakatuwa naman tong si Lourdes Salem. Sabi niya,
Katotohanan yun, kahit kailan di ako umasa sa gobyerno, yung pinamimigay nila ng bigas, pangit, pinamimigay ko rin. Kasi yung pinakamura, binibili nila, kaya kawawa ang umaasa lang sa gobyerno. Ayan. Uy, maraming salamat kay Good Samaritan Asia pa, nagpadala ng katakot-takot na stars. Thank you po sa inyo. Para daw hindi ako nagupitan. Sabi nitong si Maureen de la Cruz. Ganun po ba? Hindi, yun po talaga ang pinili ko. Yan. Dapat may ganun din tayo, tagapagpag, ano? O, time check tayo, time check. Rosario Villarrojo, may galit ka kay PRRD, Katunying. Rosario, siguro kalahati lang yung napakinggan mo, kaya kapiraso lang ang napakinggan mo. Dito sa, napagod na nga ako kada daldal, bayaw. Magdadalawang oras na akong dumadaldal. Silang pato dyan. Sabi sa iyo dyan, silang pa. Silang pa lang to dyan. Ah, ganun. Si Loy, may galit ka kay PRRD Katunying. Rosario Villarrojo. Kaya ako lang po binasa yung message. Baka naman kasi... Sana yung mga nakikinig sa atin ay nakikinig talaga. Sayang kasi. Sayang po. Gisingin niyo po yung mga katabi niyo pag malasakitan niyo po, mga kaibigan. Sayang po itong inihanda natin. Sayang eh. Ayoko na nang pansinin to si Juan. Yung isa. Ako na, viewer mo naman din. Moises Eliseo Manzanero. Flowers anymore. Si Kuya, oy, si nanonood pala sa akin, si to Kuya Edward Victoriano, Kuya Eddie. Order na raw kayo, Kuya Eddie. Sabi ni Ma'am Cecil, kundi, i-delist na daw niya kayo. Reseller nga pala natin si Kuya Eddie. Exciting din John din yung susunod na survey, ano? Halimbawa yung may mga tao kasi na hindi naniniwala sa survey, pero ako kasi diyan, kung ako eh. Oo eh, may hirap kasing mag-desisyon ng mag-analyze ng mga bagay, nahuhulaan mo lang. Kaya nga may mga statistician eh. Eh kahit naman sa maliit na kumpanya, di ba, aalamin mo kung magkano ang ginagasta mo.
gaano ang sales mo. Oh, tapos minus lang, ano? Pagka puro negative, ayaw na. Tapos alamin mo kung sino yung bumibili. Oh, ganun. Like, actually, mula sa kung po, mula sa pinakamaliit na unit ng gobyerno, yung pong barangay, statistics po talaga number one. Alamin mo kung ano populasyon mo, ilan ang ano edad ng mga tao, ilan ang estudyante, ilan ang nangangailangan ng immediate health service. Ganun po, statistics po yun. Kaya hindi pwedeng hindi tayo maniwala. Numero lahat yan. No. Meron niyang kanta eh, na numero ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalaba. Ay, di pala na yun. Musiko pa, musika pala yan. Ah. No, malaking bagay yan. No. Andito na po kami sa Tagaytay. Woo! Tagaytay, papunta na tayo sa Katunings. Ayan. Ba matindi tong isa, may nagbabala, may nagbabanta dito. Ando na, sino yung reseller na naando na? Si Ray, ano? Bicoña? Aba, matindi. Meron. Nga pala, yung ang, bukod dun sa gusto kong humigop ng mainit na sabaw ng bulalo, ay meron tayong pirmahan dito sa mga bagong resellers natin dito sa area na to, eh, no? Mga taga Cavite yung iba, no? Batangas meron? O Cavite, Batangas, ayan, dito tayo. Nag-presidente yung bossing, kompleto na yung lineup. Oo, talaga. Meron akong kinatawaan ng mga reseller. Kinatawaan ng mga baker. Kinatawaan ng mga retailer. Si Professor George Ong ay nakatutok sa atin. Ayan. At si Greg Hidalgo Gabia, Katunying for Senador. Nako, eh, tapos na ho yung filing. Sayang naman, no. Ngayon nyo lang nasabi. So, ilan yung reseller natin na ngayon, Ma'am Cecil? Rosario Bicoña. Ilan yung makaka-signing? May signing ceremony kami dito. Sabi ni Beck Jimenez Cruz, gourmet tuyo ng Katunying, pinakamasarap sa earth. Yun, grabe naman kayo. Sabi ni Jem Kita, ako nga po, hawak ko cellphone habang nakikinig ako sa inyo. Nagwawalis ako sa harapan. Ingat. Eh, ang tanong, ano po bang puno ang nasa harapan ninyo? Kung puno ng akasya yan, sasakit ang ulo nyo. Yan. Paano po ang reselling ng Katunyings? Ano number? Ay, paano po? Ang tatawagan nyo lang po ay, ano number? Medyo mahina, mabagal tong si Loya. Pagka nalaman pa ni Presidente Erap na Dr. Aloy.
09 ano? Ito, yung nagtatanong kung paano maging reseller, kontakin nyo itong number na to, sabihin nyo pangalan ko ha. 09453526982. 09453526982. O yun. Aba. 0928. Ayan. 0928-640-0450. Kita nyo yung boses ng parang call center agent yung parang yung nagsasalita sa airport eh. Nananawagan kung sino man po nakaiwan ng bag sa may CR na naglalaman po ng mga reseller package. Mangyari lang po na magtungo sa customer service. Salamat po. Mira. Ang haba na nausapan natin, eh gusto ko nang magpahinga eh. Josephine's, pagkatapos ng Josephine's, konting-konting hakbang na lang. Ito, nakikita niyo po itong SM Wind Residence.